Hello. O ito, para dun sa mga friends ko lang to na gustong matuto ng post-processing. Hirap naman gumawa ng... Oh, promise siguro gagawa ako minsan ng ng video sa post-processing. Pero ang gagawin ko na lang ngayon, ma-actual na magpo-post-process ako. I-describe ko na lang sa inyo. Pagkatapos, bahala kung gaano humaba to, walang edit-edit. Ikikwento ko na lang habang nagpo-post process ako, okay? So, sige, di umpisahan natin, no? Open tayo muna ng isa. Ano ba rito kaya? Ito mga to, mga hindi ko pa to na post process, no? Practically, sabay tayong magano nito, no? Mag-workout ato. Little Igrati ata to. Aha. So, number one, pag nag-shoot ako talaga, sa RAW ako nag-shoot. Kaya, CR3 yung ano ko, yung file ko. Okay, pero hindi ako nagpo-process dito sa anong tawag nito, Creative Cloud. Hindi ako nag-ano, no? Ayokong ma-alter yung original na file ko, yung RAW, no? Ang ginagawa ko lang talaga sa Creative Cloud is, believe it or not, nagka-crop lang ako. Crop lang talaga. Then usually, kung mag-crop ako, either 1 is to 1 or 4 is to 3, no? Pagkatapos kong mag-ano, pupunta lang ako ng Photoshop. Okay? So, ganun lang ha. Sa RAW, crop lang talaga ginagawa ko. Bakit? Tanong niyo ulit. Kasi, lahat naman na magagawa mo dito sa Creative Cloud, magagawa mo din sa Photoshop. So, might as well, sa Photoshop na lang ako. Nagwo-work. Okay? So, umpisahan muna natin ngayon yung basic ng cropping. Ngayon, alam niyo naman yung cropping eh. Rule of thirds, balance, yung continuity ng lines, etc. etc. Pero, ang talagang basis niyan talaga, para sa akin ha, is yung subject talaga, kung anong gusto mong pakita. No? So, eto, Little Egret, ano ba ang magandang ipakita rito? Well, may suggestion ng movement. Kaya ako, automatic, kagay ko to rule of thirds. Say, ganyan. Pwede na ba yan? And then, isa pang papansinin ko, yung line. Awkward naman eh, kung hindi pantay yung ibon. Kasi, buti naman kung pantay palagi ang pagkakashoot mo, no? So, meron yung papantay mo yung photo sa isang reference line. Halimbawa, itong ilog o kaya yung beach. Yan yung beach, oh. So, pag happy ka na dyan, let's say, eto ha. Hindi, pag dito mo pantay, palaya ito. Pag happy ka na dyan, so, pwede mo naman kasing galaw-galawin yung angle ng pagka-shoot, eh, oh. Para ma-orient mo ng perfect. Pag happy ka na dyan, so, para sa akin, may suggestion ng flight papunta doon. I-apply ko rito, rule of thirds. So, press ko lang enter. Pagka-press ko enter, open na ako. So, nandito na ako sa Photoshop. Okay? So, hindi ko muna to, ano, hindi ko muna i-post process. Gawa na lang muna tayo ng iba pang cropping. Hanap pa tayo ibang photo. As I said, mga photo ko talaga to. Kaya, I mean, bago kong shoot. Kaya, pare-pareho lang talaga tayong nag-uumpisang tignan to. Na ito, tignan natin ano bang ibon to. Hindi ko alam kung ano ibon to. No? Ah, Pied Thriller. Yun na palapit sa akin. No? Yan, paano mo ipopost process yan? Ika-crop. So, palagay mo, i-apply mo ha, rule of thirds. O, nagagandahan ka ba pag ganyan? Oops, sandali. Uy, patayang. Nagagandahan ka ba sa kwento? Taste yan eh. Ayan o, no? Mga ganyan. No? Taste man yan. Which is also okay. Pwede rin nga yan, gitna eh. Kung gusto mo ng gitna, di ba? Although, ano ba yung message mo? So, siguro ako ang gagawin ko para mag-create talaga ako ng imbalance o empty space sa two-thirds. Tapos, nandito yung subject ko. So, siguro gagawin mo ba yan? Ayan. Ready na ba? So, testing natin, ha?
Yan yung ano, isang way na pag-crop. Crop pa tayo, hanap pa tayo. Mamaya na tayo mag-close process. Crop lang tayo ng crop. Na, sabi ko sa inyo, matatagalan tayo ngayon, no? Kasi actual na nagpo-post process ako habang tinuturuan ko kayo, no? Ewan ko kung gano'ng katagal to. Ito tayo. Gray Face Bazaar. Ah, eto, no choice ka na kasi nandun ko sa dulo tinamaan. So, ngayon, pag nag-crop ako, gagawin ko ng paraan, siguro, normally ako, hindi ako nagka-crop na, no, na masisira yung quality. Pero eto, kailangan ko sumugal kasi ang pangit naman, no? Napaka-awkward ng litrato. So, siguro, pipilitin ko talagang lumapit para lang hindi awkward yung ibon, para kahit na paano mahabol ko yung rule of thirds. So, ayun, no? Kita mo, nilalagay ko yung mata. So, subukan natin kung ano mangyayari. At least, medyo pag tiniha mo, parang, yeah, hindi talaga siguro siya ideal, no? Pero hanggang dyan lang shot mo, eh. Diba, yung original na photo ko, nandito na sa dulo. So, save ulit tayo. Tingnan muna natin. Cropping muna tayo. Okay. Ano pa ba rito ang magagawa natin na, no? Na sample? Rule of thirds, tapos, eto kaya, parang kung daw nagkakamali, kukal ito eh. Tingnan natin. Ah! Chestnut moon niya. Ah, ito yung pre-practice ko na ano, na high ISO. Ayun, ang gusto ko siguro dito ng ano, kasi ang chestnut moon niya naman, masyadong simple, masyadong ordinary na ibon. So siguro, ang gagawin ko rito, ang pag-crop ko rito, uy, nagkamali ako, forest tree, yan. Siguro, ito take advantage ko yung tangkay. Para yun ang kwento ko. Something like, ayan, pwede na ba yan? So, hindi ko, ano, no, hindi ko winantered yung ibon. Actually, nasa halos gitna siya. Ayan. Tingnan natin, ha? Nasa halos gitna siya, no? Kasi, yung, etong line na to naman ang hinabol ko. Mamaya na, ha? Practice muna tayo ng, ano, ng wrapping. Okay, saka na ang actual na, ano, na Photoshop muna. Ano ba to? Tingnan natin po na to, ha? Ah, Philippine Oriole. So, ito rin, no? Hindi ko rin nakuha ng center. Siyempre, nag-ahabol tayo ng ibon, ano? Tingnan natin kung paano natin makatrap ng maganda to. Tingnan natin, ha? So, ito, tinitignan ko itong line na to. At the same time, yung position ng ibon, di ba? Yan ang isang option. Ang isa pang option, pwede mo naman pigain yan, eh. Ganyan, no? Kaya lang, pag nagpiga kayo, ang advice ko lang talaga is, ano, huwag kayo yung masisira ng quality ng photo. Tingnan mo, ha? Baka mamaya yung pixelated na yung ibon. So, pwede pa rin naman, no? So, subukan natin yan. Tingnan natin, ha? So, save na naman tayo. So, summary ng cropping. Meron ako mga rules na sarili ko, no, sa cropping. Pag yung may movement, anong movement kanyari? Lumilipad, gumagalaw, suggestion of movement. Almost always rule of thirds ako nun. Not unless merong subject na mas magandang exploit. Kunin natin yung mga crinap ko, ha? Mga crinap ko, tignan natin. Ano yung mga subject? O, to. Hindi ko to, ano, no? Hindi ko to, hindi ko sinenter or
nilulog thirds yung chestnut mo niya. Tinignan ko ito, oh, itong line na ito. Kasi parang maganda ko yung ito ba. So, dito, okay. So, dito kay Little Egret, ang una kong ginawa sa pag-trap is ni-rule of thirds ko, may suggestion ng movement na gano'n. Para, although ako, I would say na siguro, ikakrap ko pa to later hanggang mga banda rito. Kasi parang, ano eh, parang nakakagulo tong foreground na to related sa ibon. Pero yun na nga, no? Kahit na mag-crap ka ng mag-crap, ang tandaan palagi, huwag naman yung hanggang sa point na masira na yung quality ng photo. Dapat na, ano eh, nare-retain eh. So, dito, ang ginawa ko naman, talagang nagsadya ako na empty space. Empty space dito. Sinadya ko yan, no, for drama. Kasi ang ini-explain ko, yung pipe thriller naman na ibon, hindi naman exotic na ibon yan, garden bird yan, so mas siguro, mas pinaburang ko yung space, yung, kumbaga, yung rendering ng buong, ano, ng buong photo. Ano ko, tama ba yung pagkasabi ko ngayon? And then, dito, napilitan ako kasi, di ba, kung naalala niyo yung photo, sagad na eh. So, napilitan ako mag-crop na ganyan. Sana lang na hindi pixelated yung ibon, no? Malalaman natin naman. Okay? And, ano pa bang crinap natin ngayon to? Ah, hindi. Team Philippine Oreo. Ah, yan. Tingnan mo to. Hinilit ko lapitan tong pagka-crop na to kasi wala naman ako makita doon sa likod na parang na-happy ako. Hopefully, hindi maganda pa rin yung ibon. Kasi ang rule number one ko talaga is maintain ko yung quality ng ano, ng photo. Kasi pag masyadong malapit, tapos hindi naman maganda yung pagka-shoot ng photo, pangit. Ang Photoshop naman na ini, hindi naman mapapaganda ng Photoshop ang pangit na photo. No? Kaya niya yung maganda, kaya niya improve. So, malalaman natin, no? Kung, pero hopefully, mukhang okay naman itong shot ng Philippine Oreo. Tingnan natin kung ano ang kalalabasan. Okay? So, yun yung step number one ko. Step number two ko, ano ba talagang una kong ginagawa? First of all, pagka gawa ko ng ano, teka ha, magbubukas tayo para sa ito kaya. Ito. Ano to? Chinese egret. So, i-crop muna natin. Crop muna natin. Gawin natin 4/3. Kasi hindi naman interesting yung background. Pipiliitin kung kunin talaga yung ibon. Medyo aggressive yung cropping ko rito. Ipapantay ko yung shoot pa kasi awkward tignan. Pantay na ba? More or less, yan. Pero gagawin ko talagang aggressive yung cropping ko kasi gusto kong dito, hindi naman interesting yung background. So, ayan. Pwede na siguro yan. Okay. Yan, no? So, Chinese egret siya. So, ngayon, nabanggit ko kanina na ang actual na step kasi na pwede kong gawin at hindi ko pwedeng gawin. I mean, hindi ko ginagawa at ginagawa ko. Ang ginagawa ko is, of course, brightness, contrast. Ina-adjust ko palagi yan, no? Brightness, contrast. Palagi kong ginagamit yan, no? Levels, palagi ko rin ginagamit. Okay, katulad nito, mamaya ko na-explain tong black space na, pero palagi ko rin ginagamit yan. And then, ang ginagawa ko lang talaga is some sharpening kung kailangan using tong filter, sharpen, and sharp mask at some blurring, ng especially ng background, using Gaussian blur. But apart from that, never, as I said, no, never kung ginagamit ang vibrance, hue, saturation, color blast. Dito wala akong ginagamit 'yan. Bakit? Magbabago 'yung ano eh, 'yung
yung ibon, no? Kasi sa akin kasi, I mean, nasa wildlife photography ako, ayokong baguhin yung subject, no? Ayokong magkaroon, no way na gamitin ko to. Kahit dito, itong next na to, oops, sa ito ng image adjustments, yan. Ito, wala akong ginagamit yan. Dito sa ilalim, wala rin akong ginagamit dito except shadows, highlights. Explain ko siguro mamaya kasi hindi naman kailangan dito sa ibon na to. So, summary, no? Ano lang ang ginagamit ko? Filter, nagsasharpen ako minsan pag kailangan. Blur, nagbe-blur ako ng background minsan kung kailangan. Sa image, palagi kong ginagamit brightness, contrast, tsaka levels. At saka, minsan, gumagamit ako ng shadows, highlights. All the others, wala akong ginagamit. Okay, so, subukan muna natin to. So, titigan muna natin. No? Let's say, ang problem nitong, ano, tong photo na to, isa, puti yung subject mo at malapit yung kulay ng background. So, gusto mo siyang, ano eh, gusto mo siyang medyo parang ipop. Oh, tignan mo, kahit na i-adjust ko yung brightness, yung contrast, magkalapit yung kulay ng ibon sa background. So, pag ganyang case, cancel ko muna. Yeah, mag-sharpen ako. At ang standard na ginagawa ko is actually simple. Number one, mag-duplicate ako ng layer. Okay, pagka-duplicate ko ng layer, filter, sharpen, and sharp mask. And then, ito by practice, through time, dalawang beses ako nag-sharpen. Yung first na sharpen ko, ang amount ko lang 50%. At yung radius ko, 5 pixels. Yung sumalaki sa first sharpening. Okay? So, pagka na-sharpen ko na yan, paano mo ba malalaman kung sharpen to hindi? Actually, mamaya, mapamalalaman yun. No? Next na step ko is image size. Image size, palaging, di ba, naka 3x4 ako kanina. So, ang ginagawa ko palagi is 9x12 na ratio. Either 12:9 or 9:12, depende sa kung landscape or portrait, no? Itong resolution ng binabantayan ko. Pag Facebook, tama na rin resolution na 96 eh. Pag yung pag Facebook lang. Pag print, hindi. Siyempre, gusto mo 300 dots per inch, yan, no? So, 96, pwede na sa Facebook. So, yan ang una kong ginagawa. Next, balik na naman ako. Twice ako nag-sharpen mag gano'ng kailangan. Yung next na sharpen ko, 300%. Pero yung radius ko, sobrang liit, 0.2. So, tignan natin ang effect. Paano mo malaman? Ang gusto mo lang naman ma-sharpen, di ba, yung ibon, hindi naman yung background. Kasi ang idea nga, gusto mong i-lift yung photo kung baga makita yung ibon kasi lalo na rito, halos pareho siya sa background. So, ang gagawin mo, ilalaso mo siya. I-quick-quick select mo, no? Ano ba ito? Ayan. So, palitan mo lang yung size para, depende yan, yung size kung mabilis, para mabilis lang naman o hindi. So, tiglong nalitan natin ang konti. Ayan, no? Select mo lang yung ibon. Ayan, binara-bara ko yung select na para mabilis yung makita mo lang. Yung idea lang mo. Ayan. No, na-select ko na yung ibon. And then, syempre, lagpas-lagpas siya. I-deselect ko yung mga lumagpas. That's one way to do it. Pero I make sure lang, dahil gusto mong mag-pop out yung ibon, upward na lang kung may matira. So, yan, ano mo rin, siguraduhin mong ma-select mo yung lahat ng parte ng ibon. So, ayusin natin. Katulad nito, nakita mo? And then, at the same time, ayan o. Oh, ayaw mong masama naman yung hindi parte ng ibon. So, yung negative sign naman. Pag ang foreground tsaka ang background, meaning yung ibon mismo tsaka yung background, halos magkalapit, nahihirapan si Photoshop pag ano, mag-separate. Eh, kaya nga tayo nagsasharpen, di ba? Para ma-separate naman, magkaroon ng degree, certain degree of separation yung
subject sa background. So, ang isa pang way pagkatira niyan, okay, let's say lang na hanggang ganyan mo lang maseselect, no? Yung, kumbaga, pag mahirap nang maselect yung buong ibod kasi nga masyadong malapit sa background yung kulay niya. So, let's say, okay na yan. So, pipindutin mo to, oh. Nakita mo tong icon na to. Hindi ko maalala kung anong pangalan ng icon na yan. Layer mask. At makikita mo sa layer mask, pag in-off mo tong isang layer, ayan ang sinelect mo. So, balik tayo. Di ba ang idea, kaya ka nag-sharpen para yung subject, yung ibon, medyo naman umangat. Parang alam mo 3D ng konti relative sa background. So, para mo matapos yung step na yan, turn off mo yung isang layer, di ito lang layer nakita mo, tapos erase mo yung hindi parte ng ibon, punta ka sa eraser, ganun lang, no? So, sige, erase tayo ngayon. Total, sabi ko nga sa inyo, actual na ngayon ko lang nabuksan itong mga photos na to, no? Kaya talagang actual na magpo-post process ako. Well, this is just one way, no? Although lately, tamad na ako pag honestly, bihira ako mag-post process, eh. Hindi ako yung tao na ano yan, tawag doon? Pixel paper. Yung nung umpisa ako, syempre gusto ko matuto mag-Photoshop, etc., etc., ganun ako. Pero, sige lang, ngayon, for purposes of teaching you, gawa tayo ng, okay, let's see. Pagtsatsagaan nalaga natin to, eh, sorry na lang kayo. Sabi nyo, gusto nyo madalian dahil, I think, may project kayo. So, wala akong time na gumawa ng proper na YouTube video, yung maiksilang. So, gawin natin to actual. Tapos, alam niyo naman ang email ko, number ko, tawagan niyo na lang ako, i-text niyo na lang ako. Kung may tanong pa kayo, so, pero pansinin niyo ha, hindi ako sumasagad pa sa mga ganito. Tinatanggal ko lang yung mga malalaki. Saka na yung ayos. Kasi baka tamaan mo yung ibon eh. Okay, sandali ha. Yan. See. Pag malapit na sa ibon, ang pwede mong gawin, i-is yung opacity mo, babawan mo. Kasi 30% lang. And then, pag yung masyadong malapit na, nakita mo to, yung size. Yan ang mabubura. So, ulitan mo yung size. Kasi yung hardness, gawin mo 57. Kunyari, try, tignan natin kung ano yung result. Yan. Para ngayon, pag nakita mo, pag inulit-ulit mo naman yan, lalight yan eh. Ano na yan, taste mo na yan. Okay. Ito lang is, yung para kahit tamaan mo man ang konting parte ng ibon, hindi pangit tignan. Okay, let's say lang, ha? Ayan. Aha, ito. Kung feeling mo, kung sure na sure ka na hindi talaga, ibon yung binubura mo, hindi, ulit-ulitin mo lang yung para ka nag-i-scrub, Ang shortcut nun, syempre, 100% na yung hardness, 100% na yung opacity, edi burahin niya talaga lahat. Pero, yun na nga yun, baka tamaan mo ibon, mahirap. So, let's see, As I said, di ko na talaga ito ginagawa. Ay, lang, sige, pagbigyan ko kayo para lang sa project nyo. Okay? Well, sabi ko, medyo rush yung ginagawa nyo sa para sa project.
Ay, magtiyaga kayong tumingin ng sabayan ako ngayong mag-photoshop. Ayan ha. Kung talagang maarte kayo, nako, hanggang 1 pixel lang ang ano, let's say ha, ano bang pinaka-ridiculous 1 pixel, kunyari, o oh, oh. Yan na talaga yung mga ultimate na pixel paper kung tawagin, para talagang grabe yung definition. Siguro Bob, gagawin mo to kung ano eh, kung commissioned work, di ba? Tsaka kung art. Siguro, no? Siguro. Pero kung ako, lalo na sa wildlife photography, hindi ko talaga to honestly ginagawa. Ah, sige, wait. Tahan natin ang heart consume. At least, kuha niyo yung principle. Ah, diba? Let's say ito. Wait, hindi. Kasi ha, na masyado na akong maarte na gusto kong, uy, gusto kong yun, mas defined yung buhok. And then ito, ayan naman yung ibon yun. Pwede na ba? Masaya na ba? Meron, mayroong mga photographer, alam ko na, no? Na sobrang tiyaga sa ganito, no? Pero yun yung mga, ano eh, mga talagang, ano, yung mga pure photographer. At kung ikaw, wildlife photographer ka, katulad ko, ayaw mo talagang gawin to actually. Hindi lang sa lesson, ano to, sa project mo yata yun, eh. Kaya nyo gusto matuto. Hindi ko gagawin to. Unang-una, tamad ako sa ganito. Pangalawa, ayoko talaga as much as possible yung alter yung ibon. Or yung environment na pinagkuhanan ng ibon. I'm not really after the fantastic photo, but of course, kailangan din kasi may benefit sa science. Hey, let's say, happy ka na dyan. Tignan natin. Oh. Yan ang difference. Tingnan nyo ha, dito tayo ngayon sa original na photo. Patayin ko to. O, yan yung original na photo. Ito yung sinarpen mo yung bird. Okay? At least ang idea lang, nagkaroon siya ng parang separation sa background na halos kakulay niya. May isa pang style pala ng separation, no? Kunyari dito, punta ka sa layer na to. Diyan sa layer na yan, pag in-adjust mo yung brightness contrast niyan, ayan ha, oh, nakita niyo, yeah, exaggerate ko lang ha. Para may separation pa, but usually, hindi ko ito ginagawa. Hindi ko ito ginagawa. Not unless na, kasi ano yan, nagiging artificial na. Oh, 29, parang feeling mo nilagay yung ibon. So, hindi ko yan ginagawa. At the most, kung gagawin ko man yan, konting-konti, mga 3, para lang magkaroon ng drama, hindi ko maalala umabot ako kasi tingnan mo ha, lalagay ko to ng 11. Parang ano na eh, parang pinis na yung ibon. Ayoko ng ganyan, oh. So, usually ako ito, ha? Kung gagawin ko man to, hanggang mga 5 lang, usually 3, very minimal, para masyadong subtle, kasi contrast naman. Oh, pag sobra-sobra tayo sa contrast, so dito sa stage na to, as a rule, never kong gagalawin ng contrast. Brightness lang, pero ganyan lang ako, 3, minus 2, minus 3, minus yan. Para lang sa ano, pang highlight. Hindi pang art. Highlight. Ma-emphasize lang. Ayan. Okay na ako dyan. Okay. So, ano pa yung nagawa natin? Diba, ang ginawa lang natin, punta tayo sa history. Nag-sharpen tayo.
ay hindi na, naglagpas tayo, no? Nag-sharpen tayo twice. Nag-filter tayo, sharpen, arm sharp mask. Okay? And then, nag-reduce tayo ng image size. And then, nag-filter, sharpen, arm sharp mask tayo. This time, ang amount ko 300%, pero ang radius ko 0.2 lang. And then, pagkatapos doon, kinuha ko yung, sinelect ko yung bird. Pagka-select ko ng bird, naglagay ako ng layer mask. Ito, no? Itong icon na to sa first layer. Okay? So, tapos na tayo. Let's just say na yun lang. Okay na tayo dyan. Ang next na step nyan is, mag-right click mo yung layer na yan. First layer, i-flatten mo na yung image. And then, ako, usually, ito lang ang ginagawa ko. Adjustments, levels. Levels palagi kong tinitignan. Kasi kung kunyari, ayan o, may mga blank space sa kaliwa kanan. Tinatanggal ko yung blank space eh. Pero ayan, ayan. Tapos yung kitna, nilalagay ko lang as a matter of practice, 0.94. Teka, adjust natin. Bakit 0.94? Kasi, honestly, ano eh, yung parang sinishift mo ng konti yung ano yan eh, yung histogram. And sa experience ko, 94 sounds good na ano, na number lang na yun na yun, enough, just enough na ma-shift mo, no? So, after ng levels, brightness, contrast ako na-adjust ko. Ako, as a rule, ang contrast hindi lalagpas ng 24. Never. Yan. Hanggang ganyan lang ako. Pag tinodo ko na, parang nakakatawa ng tignan. Pag masyado namang ano, walang contrast, parang wala nang ano, wala nang ito. Wala nang definition yung photo. So, ako as usually adjust ako ng contrast hanggang yan, mga 24. And then brightness, depende na yan eh, depende na yan sa shot mo, depende na sa taste mo. O eto, kunyari, dusk shot. No? Late afternoon shot. Pwede mo rin taasan na ganyan. Para kung kunyari, early morning shot. Pare-parehas naman na, oh, pare-parehas naman yung ano, subject at background. So, hindi siya hiwalay. Taste mo yan eh. So, kunyari ako, kasi gusto kong i-recreate yung pagkakuha ko niyan. Dusk to eh. Pero baka sobrang dilim paglabas sa monitor. So, siguro liliwanag ako na konti na may definition naman. Ewan, kung pwede na yan. Ah, by the way, meron pala akong sasabihin sa inyo, no? Bago kayo mag-post-process, pa-calibrate niyo yung monitor niyo. Kasi pag hindi niyo kinalibrate monitor niyo, akala niyo maganda yung ginagawa niyo, paglabas sa iba, funny. No? So, pa-calibrate niyo talaga ang monitor niyo, okay? Anyway, so check mo na ngayon kung happy ka. Mukha naman acceptable yung ibon, mukha may balance, mukhang may show naman ng movement, etc. So, pwede na siguro. So, ang last na step ko is maglalagay na ako ng pangalan ko, watermark. Pinaka the best usually lower left hand corner. Okay, lagay ko yung pangalan ko. Titignan ko, no, kasi kung masyadong malaki naman yung pangalan ko, awkward, no? Funny naman. Pero kung masyado naman maliit, eh, hindi naman makita relative sa photo. No? So, wala namang set na number yan, eh. Depende yan, eh. Ako, honestly, minsan, pag yung important na ibon, yung pwedeng kopyahin, kasi mayroong mga gagong, alam mo na, namimirata ng ibon, pupunin yung ibon, pipira, you know, papalitan, tanggalin yung watermark mo. So, ako pag yung mga sobrang importanteng ibon, minsan, nilalagay ko pa nga yung watermark ko sa ibon, eh, bahala sila. Pag yung ano naman, yung garito, Chinese Secret, depende na lang yan, binabalance ko na lang. So, let's say, happy ka na dyan. Okay, yan na yung watermark mo.
Siguro dagdagan natin ng konti yung brightness pagka tayo din sa layer nito. Parang nadiliman ako ngayon eh. No? Ayan. Let's just say, ang last na step niyan, so dun sa ano, sa earlier versions ng Photoshop, yung mode kailangan mo pampalitan kasi yung raw file 16 bits per channel ang JPEG 8 bits. Pero ito sa CR3, siya na ano eh, siya na nagdidipat ng 8 bits per channel. So, tandaan nyo na lang, pag yung mga, lalo na yung mga CR2, naka 16 bits per channel pa kayo kahit na nandito na kayo sa Photoshop. So, idipat nyo na lang sa 8 bits. And then, file, save. So, let's say save as, no, para ma-retain yung original na photo. Save as JPEG, kasi JPEG naman yung standard sa, ano, PNG, ano nga pala, okay. Usually, ang pinagsisavean natin, no, dito sa Pilipinas, usually, ginagamit natin JPEG or kaya PNG. PNG, ito yung ano eh, parang, ano ba yun, pwedeng palutangin yung photo, meaning tanggalin yung object, no, kata, usually sa Facebook, JPEG tayo. Yun lang dalawang yun naman usually eh. Ang iba pang pag, ano, sample ng pag-save, PD, ano, no, Photoshop document. Photoshop document, ito yung pag binuksan mo itong Photoshop document, kung ano yung last na post-process step mo, isa-save nga. Yun lang yun. Okay, so, na-save na natin in everything, exit ka. Ako, hindi ako nag-change sa CR3. No, palagi ako dito. So, tignan na natin. Okay, so ito yung Photoshop na version ng Chinese Secret. Ito naman ang, ay hindi to. Saan yun? Ay, na-overwrite ko pala. Sayang, nakalimutan ko. Okay, tignan na lang natin na kung copy tayo. Siguro gagawa pa nga ako ng, bahala. Matagal, pero gagawa pa ako ng isa na later. Na papakita ko yung hindi Photoshop tsaka Photoshop na photo. Okay? So, punta tayo sa next. So, yung ginawa ko is yung sinabi ko yung aking pag-create lang ng very simple. Ginawa ko lang is nag-sharpen ako ng konti, nag-adjust ako ng brightness, contrast, etc. Levels. Kuha tayo ng ibang photo. Tignan natin kung ano mangyayari. Okay, ito CR3, no? So, pupunta tayo sa Photoshop. Okay, tignan natin itong ibon na to, na Philippine Oriole. Well, ang unang-una rito, syempre, mukhang okay naman ang pagka-shoot. Meron naman definition sa likod. Pero siguro, ang gagawin ko na lang, medyo iti-3D ko na lang, parang 3D. Kasi, para lalong ma-emphasize yung ibon, yung foreground sa background. And how do you do it? Ang ginagawa ko pag ganyan, yung subject nag-sharpen ko ng konti, yung ano, yung immediate na foreground at background, iniiwan ko as is, and then yung background talaga, yung likod, yun yung blineblur ko ng konti. But as I said, konti, no? Kasi just remember this, when you sharpen, you actually add noise. And when you blur, you reduce noise. So, pag na-over-sharpen mo yun, pangit, pixelated yung lalabas. So, I don't do that. Pag nag-over-blur ka naman, magiging mukhang gatas. Pangit. And then, yung degree ng separation ko between a sharpened object and a non-sharpened object or a blurred object, palaging maliit. Okay? So, anyway, ito, subukan naman natin, no? Test ko lang muna, no? Check ko ang brightness, contrast, okay? Isa pa palang, ano, no? Kung medyo alanganin yung pagkakuha niyo ng ilaw, minsan, gumagamit ako ng shadows, highlights. And I said, minsan. Okay, let's just say, ayan.
Yan, mukhang mas okay ba? O, tandaan nyo ha, 17:19 versus yung wala. Okay. But, as I said, ang computer, si Photoshop, palagi automatic nilalagay niya sa 35 eh. Pero hindi ko sinusunod yan eh, kasi nga, ang rule ko palagi sa sarili ko, never ako nag-a-apply ng ano, ng any post-processing na sobra. So, okay. Tingnan natin uli yung photo. Parang mas maganda to. Parang i-3D lalo, no? Kasi magkakamukha yung ano, foreground, background. But at the same time naman, may enough na bokeh yung background para siguro mas dramatic kumpara natin itong gawing 3D, no? So, sige, subukan natin i-3D, no? And how do you do this? Ako, this is how I do it, no? Gumagawa ako ng apat na layer. Okay, apat. Bakit apat na layer? Yung first layer, isa-sharpen ko ng konti yung subject, yung ibon. Yung second layer, i-retain ko as is yung mga elements sa foreground na dapat i-retain. At yung third, yun naman yung blini-blur ko. Tapos, siyempre, yung fourth, yung original, kung saan lahat ng layers i-stack. So, subukan na natin. So, punta tayo sa layer 1. Oh. The same. Katulad ng ginawa ko kanina, filter, sharpen, and sharp mask. Then, ang ginagawa ko nga, 50% ng sharpening, pero ang radius ko is 5. Okay, press mo okay. Then, palitan mo ang size, image size. Ito, pang Facebook lang to. So, ang gagawin ko, 12 by 9, pero 96 lang ako. Ang resolution. Pwede na yan sa Facebook. And then, balik na naman ako ng filter, sharpen, and sharp mask. 300% ang sharpening ko, pero ang radius ko, 0.2 lang, sobrang lit. Pag, ano ko niyan, isi-select ko na ngayon yung object na ikat na isa-sharpen. Yung, in this case, itong Philippine Oriole. Okay? So, same banana, tingnan mo kung nahuli mo lahat ng ibon. Siyempre, awkward naman na sinarpen mo yung ibon, pero merong mga parts niya na naiwan. Ang itignan. So, sharpen na ano, no? I-select natin buong ibon. Si Photoshop naman kasi yung ano, yung auto-select na mode niya. Tumitigil siya sa ano eh, pagdating na sa high contrast. Kaya kung hindi malayo ang kung hindi contrasting yung difference ng subject sa background, hindi niya maseselect na maayos. Oops. So, let's say na happy-happy na tayo dyan. Okay, ito pa. Oops, sige lang mamaya. Balikan natin. So, negative naman para tanggalin yung hindi parte ng subject. Okay, tingnan na natin. Oops, ito oh, negative. Hindi naman parte yan ng ibon eh. Teka, ayan lang. Dahil si Photoshop, hindi na niya ma-distinguish kung sino yung ibon at kung sino yung background. So, kung happy-happy na tayo sa ating pagkaselect, o nga pala, pag pre-press mo yung shift from positive selection, automatic na mag-negative selection siya. And vice versa. So, let's say happy na tayo. So, ayan yung ibon. So, pindutin niyo uli yung layer mask. Punta sa layers. Punta ka sa layer mask. Okay? So, pag in-off mo yung ibang layers, ayun, si ibon. Kanina, ginawa ko, di ba, pag may sobra-sobra, binura ko. Pero hindi naman talaga ako pixel peeper eh. Tsaka kung mag-post-process ako, hindi ako malala mag-post-process eh. No? Kaya, sa akin, hindi ko talaga ginagawa ito. No? But let's just say, ito, oh, hindi, oh, yun. Tanggalin natin yung mga yan.
Kuha ba sa inyo kung gusto niyo wildlife photography, ang yung gawin to? I mean, very minimal. Kasi, ang idea talaga, gusto mo lang talagang, kaya ka nagpo-photoshop, gusto mo lang ayusin ng konti yung photo mo, pero dapat yung photo mo usable pa rin sa science, hindi lang art. Kasi kung sa art lang, sayang naman. Sayang yung value ng photo mo, for especially for the scientist to. So let's say okay ka na dyan. Ang next step po, pupunta ako sa second layer. Second layer, iseselect ko yung gusto kong i-retain. Ayoko ma-blur, ayoko ma-sharpen. So let's say itong tangkay na to. Listen lang natin ha. Ayan, kasi haba na nito ya. Ako rin, pagod na ako sa kakasalita. Let's say mamaya na ako mag-unselect. Let's just say gusto nating i-retain itong mga parts na to sa foreground at background. Mamaya na natin i-use yan. Sus, paalam nyo lang, nagtuturo ako sa inyo ng ganito, pero ako tamad na tamad akong gawin na to. Hindi ko to ano, hindi ko to habit, kumbaga. Iseselect nyo yung mga parts ng photo na awkward naman na ano, awkward naman na let's say i-blur nyo later, pero nasa part talaga siya ng ano, ng photo na ano, nung harap talaga ng photo, di ba napaka-awkward nun? Anyway, nagmamadali lang ako, no? I-negative mo na naman yung gusto mo yung background naman. Ito, it doesn't matter kung tamahan yung ibon kasi nasa layer 2 ka na eh. Yung ibon nasa layer 1. Ano ibig sabihin nun? Wala na. Kahit anong gawin mo sa ibon sa layer 2, hindi na maapektuhan. Kasi nga, ayun, kung ginawa ko. Kasi nga, na-preserve ayun, oh. Ayun si ibon na, oh, nasa layer 1. Okay? Okay. Anyway, let's just say na tama na ba yan? Sige, pagandahin na natin ng konti para lang sa tanggalin pa natin yung mga ibang actually part naman talaga ng background. Yan. Pwede na ba? Oh, marami pa eh. Ay, samahan niyo ako. Magtsaga. Gusto niyo matuto eh. So, sige. Pagtsagaan natin. Okay. Let's create drama. Sige na nga. Ginanahan na tuloy ako. Let's create drama. Okay. Pagdramahin nga natin ito. Ito, pa-pop talaga natin. Sige nga, tinatamad ako kanina. Ayan, sige. Magandahin na natin ito. Kumbaga yung mga ginagawa ng... Alam ko yung mga land nyo nasa landscape, ganito ginagawa nila. Sa pagkakaalam ko na, hindi, never ako nag-landscape eh. Uy. Na, kumbaga, dami-dami nilang layer para maglabas ng additional drama. Siguro hindi kasama ito. Tanggalin ko nga yan. Nagyan natin ng drama talaga. Eh, habang ginanahan na ako, sige na nga. Eto, isasama natin ba sa foreground? Oo. Sama natin ito para kumbaga may definition. Tignan natin. Ayan.
Ay, nako. Okay. Ito, kasama to sa... Ito, hindi ko to kasama. Ay, hindi nga kasama. Isama, dapat tong puno, tong trunk. Alam nga namang pag-dinner mo yan, di parang nakalutang yung ibon. Ayan, isama natin yung trunk. Oops, ilang mo yan. Itong dahon na to, syempre kasama to. Eto, itong ginagawa kong ito, as I said, tamad na tamad, ayoko na, hindi ako gumagawa na actually nito. Pinapakita ko lang sa inyo, especially na ano, actually, pwede naman, kasi parang hindi mo naman talaga sinisira yung value ng photo sa science, ang tagal kasi gawin eh. Pero siguro, for the presentation, for printing, baka, yeah, pwedeng gawin, ganun. Kasi makain sa oras eh, no? Not unless talagang itong hanap buhay nyo. I suppose. Pero sige, for now, pagbibigyan ko na, do this. Gawin natin itong art talaga. Art without sacrificing the value of the photo to science. Sige. Okay. Tignan natin ha. Ito. I suppose kasama dapat to sa harap. Hindi dapat to nasa background. So, isama natin. Tagal ng ganito, no? So, kaya hindi ko ginagawa. Kung ano eh. As I understand kayo, pinagkakakitahan nyo ito na ito isa sa mga racket nyo. So, yeah, I understand. Isa, advice ko lang sa inyo. Huwag nyo, whatever you do, don't overdo it. Don't destroy the value of the photo to science. Sayang eh, di ba? Maraming information na mabibigay sa scientist ng nang hindi naman ano ng photo na hindi overdone talaga ang kumagamay medyo realistic pa rin ba? Okay, ay nako, wow, alam ko ginawa ko lang to ng beginner ako, pero sige, pag bibigyan ko tayo, uy, kaya natuloy, kaya balikan ko na lang. Balikan ko ito. This is part of the background. Pasensya na. Hindi talaga ako sanay magsalita habang nagpo-post process. Baka may mga gaps sa presentation. Sorry. Tsaka, as I said, hindi talaga ako... Wala akong oras ngayon para gumawa ng proper video. Kaya ngayon, kumbaga, sinasamahan nyo lang talaga ako mag-post process eh. Ginawa natin. Tingnan mo, yung act ng ganito, tagal-tagal. Kaya hindi ko ginagawa. But ano ha, hindi ko kayo kinukondema. Don't mistake na dahil gusto nyo matutunan to. Hindi ay... naintindihan ko yung nahanap buhay nyo to, no? So ano, tuloy nyo lang yung ano, wasa yun, as I said, wag nyo yung gagawin yung i-alter nyo yung photo, sayang lalo na kung yung client nyo eh wala na, mawawala na yung hindi na, yung client nyo, hindi na rin nyo magagamit sa reliable tool sa science, pure art na lang siya. Nothing bad in pure art, sayang lang. Pero sige, ito, paninindigan ko ito. Sige, samahan niyo akong mag-do sa wow. Hindi kong ginawa ito, wow, I cannot recall na. 4 years, 3 years ago. Alam ko na, yung may mga iba akong photos nung nag-launch ako ng book, yung Birds of Double City. Meron pala akong iba na mga ginanito. Simply because it's a book eh. Gusto kong
magkaroon ng ano ba, magandang photos. Pero biro mo yun, laki ng effort ng ganito, tapos ang liliit lang ng percentage ng ano, ng alteration between layers. Shadong subtle. A lot of work just to produce subtle changes. Pare, konti na lang, ha? Ito. Yung mga maliliit na mga dahon na to, actually cute ito eh. Cute pag sa overall. Kasi parang ano, nagkakaroon ng mga ano, details na nagpapabuhay ng photo. Uy! Nagpapabuhay ng photo. Kaya gusto pa rin yung ano eh. Ah, oo, tama nga yung ano. Nung ginawa ko yung book na Birds of Davao City, nagganito ako nun a little sa on a few photos. Kasi, syempre, gusto ko nang maganda lumabas ang ano, yung photo sa book. Ito, to, sige. Pagtsagaan natin. Nandito na tayo eh. Iutuloy natin to. Aha, o, sige. Pixel peeping na talaga. One pixel. Para talagang may drama sa final. Makikita mo nyo naman mamaya. Uy! Ay, mali. Yan. Happy enough? Lahat ba ng gusto natin i-select? Select natin. Siguro, no? So, ito na tayo. Ito yung second layer. The next na step, select inverse. Actually, ang sineselect mo, yung ito. Kasi ang gusto mong mangyari, cut. Ano yung effect? So, i-off natin yung ibang layers, ha? Yan. So, layer ba nito? Ang ginawa natin, ngayon, yung layer 2, kumbaga, sinabi lang natin kay Photoshop, i-retain natin yan as shot. Diba? Hindi ko naman sinarpen yan. Kinat ko lang yung iba, right? Okay. So, punta ngayon tayo sa next step. Ah, the same. Kasi same, kung meron kang, sabihin mo lang na, hindi ko gusto yan dahil dapat parte ng background yan. Pindutin nyo lang yung alt para mag-increase, decrease. Eh, diburahin nyo. Okay? Burahin nyo lang para mas define. Okay? So, punta na tayo ngayon sa third. O, punta ngayon ako sa third layer. Ano gagawin ko sa third layer? Yung third layer naman, filter, i-blur ko. So, hindi ko pinapabayaan ko lang yan, ginapalitan ko itong opacity. As a rule, ako ang opacity ko, hindi ako, taga ha, kung gagamitin ko man to, kung minsan-minsan gamitin ko to, it's always 50% and below. Usually nga, opacity ko mga ganyan lang. Tingnan nyo yung changes, nakikita nyo ba? Ang problema, ayan, 100%. Nakakatawa naman, no? Parang nakalutang yung photo. So, ako as a rule, as I said, hindi ako nag-i-increase ng opacity na masyado. So, let's say yan. Let's say 45%. Let's say. Okay? Then, meron palang ano, no, isang point. Pag nag-blur kayo, minsan yung edges, yung pangit tingnan ba? In this case, tingnan nyo to, oh. Ito yung original image. Ito yung blurred part. Hindi ko napansin eh. So, the other option is
pumunta kayo dun sa layer, itong kanyari, this case, second layer, tapos burahin nyo ng konti yung continuation para magkaroon ng para ba magkaroon ng parang continuation. Okay, okay. So, ayan na yung final natin, the same. Punta ka ngayon sa first layer, press right click, and then flatten yung image. Then, pindutin mo yung image adjustments levels. As I said, palagi ako nag-adjust ng levels. So, ito nilalagay ko to sa 94, tapos tinitignan ko kung may empty space dito. Kung may empty space sa dulo. Okay. And then, wala na akong yung ginagawa kundi brightness contrast. Contrast, as I said, maximum po 24. Yan. And then, brightness na lang ako nag-a-adjust. Okay. Yung brightness to your taste. Okay. So, I hope na okay na lumabas tong photo na ito. Mukhang okay rin naman. And then, very last ko is siyempre, lalagay ko pangalan ko, no? Para naman alam kung sino yung creator. Nakaka-aasar, no? Yung magpunta ka sa field, pakahirap ka. And then, meron lang mga tao na ang gagawin, ay, mali. Ang gagawin is, ano, is ano yan? I-download yung photo mo. Pagkatapos, buburahin ang watermark mo. It's sad, but ang daming gumagawa ng date. I hope na, by the way, no, dyan sa video nyo, tignan nyo yung resolution kasi baka lumabas rasterized. Okay, so file, save as JPEG. Pero ngayon, para hindi ko ma-overwrite, lalagay ako dito, ayan, eto yung na-photoshop ko para ma-compare natin. Okay? Tingnan natin, ha? Kung anong kinalabasan. Saan ba yan? Eto. So, eto yung Photoshop na version ng Philippine Oriole. Eto yung original photo. Medyo malayo, ano? Ayan. So, summary. Pagpangit ang photo mo, huwag ka nang umasa ng Photoshop, mapaganda. Hindi ay. Pero pag yung photo mo clear, maayos naman, maganda, kaya ni Photoshop pagandahin pa. Okay? Sa pag-crop, ang rule lang naman talaga sa pag-crop is may mga standard yan. Igigitna mo, i-rule of thirds mo, magkikreate ka ng balance, magkikreate ka ng flow, feeling of movement, etc. At ang suggestion ko lang palagi sa inyo is do what your heart feels, no? Na ikaw yung nag-photograph. Ano ba talaga yung gusto mong i-convey sa photo mo? And then, no ka mag-crop. Then, next na item, ang pinaka-basic lang talaga, ako pag maganda talaga photo, cropping lang ang ginagawa ko eh. Minsan cropping, brightness, contrast. Minsan cropping, levels, brightness, contrast. Yun lang. Pag gusto ko naman magkaroon ng definition yung bird, lalo na kung, ito yun, sa case ng egret, yung ang background mo, ito. Yung ang background mo tsaka yung ibon, halos magkapareho, ginagawa ko ngayon, sinasharpen ko yung ibon para magkaroon ng parang maging parang 3D siya, may separation siya sa background. Then, next, lalo na pag yung mga ganitong scene, yung forest na magulo ba? Pag tinignan yung photo mo, ang viewer hindi na alam kung ano yung subject mo. So, ginagawa kong parang 3D, no? 4 na layers. Yung first layer ko, yung ibon, sinasharpen ko ng konti. Yung second layer ko, rine-retain ko lang kung ano yung natural na pagkakuha. Yung third layer ko, bine-blur ko ng konti.
Tapos yung fourth layer ko yung base. So, ganun lang ako mag-Photoshop. Last na reminder, never kayong mag kung ano no, kung gusto niyo talaga magkaroon ng value yung photo niyo sa science, especially sa science, wag na wag kayong mag-alter ng colors. Don't do that. Nakita ko ulit. Ay, mali. Ano ba ito? Ito. Huwag na huwag kayong mag-alter ng colors. Huwag na huwag yung never yung ito. Ito yung mga nakakasira ito eh. Vibrance, hue, saturation, color balance, ito. Huwag nyo gagawin yan, kundi mawawala yung value ng photo nyo sa science. Same here, I don't use this also. Dito rin, I don't use anything except shadows, highlights. Okay? So, eto, hindi ako nag-auto. Kasi itong mga auto, ano eh. Ewan ko, hindi ko gusto, oh. Never ako nag-auto. Parang auto yan sa paningin ng computer. Eh, ikaw yung photographer, eh. Ikaw yung ano eh. So, bakit mo gagawin yan? So, I hope na matulungan nyo, natulungan ko kayo dun sa project nyo, no? Pwede naman kayo, ano, no? Mag-email sa akin, sumulat, or, ay, alam nyo pala yung sa inyo, alam yung phone number ko, text nyo lang ako pag may tanong kayo, ha? Siguro pag may time na talaga ako, dun ako gagawa ng proper na, ano, na video. Okay? Bye-bye!